everyone, this is RB. Welcome back to our channel. At in this video, ay gusto natin pag-usapan yung tungkol doon sa nagkaroon din ng usapin tungkol doon sa isang teacher na pinapaalisan nila ng lisensya dahil lang sa pagpapalabas doon sa bata doon sa classroom. So, I'm sure alam na po ito ng lahat. Alam na, syempre. Worldwide po naman yan ang balitang ito. Bilang isang teacher, no, gusto ko rin mag-react sana dun sa nangyari na bakit kaya yung kasing ito yung nangyari daw sa ano, isang mababang para ng Epifanio de los Santos, diba? Elementary school. Nagtaka lang ako kasi si Sir Rafi, pumunta dun yung lola. Yung lola medyo hot. Siya yung una kasing in-interview eh. Nakaya siya daw yung bata, pinalabas ng teacher, tapos pinahiya. Okay, so ito naman si Sir Rafi. Oo na lang nang, hindi ako against kay Sir Rafi, okay? So, isinisiwalat ko lang yung kung anong napanood ko. So, parang nahi-heat up na rin siya na, kung nga naman, yung bata, bakit ganon? Parang sina-child abuse na, ganon. So, sabi ng lola, ano daw, hindi daw nila ginagano'n yung bata, paano daw yun pag na-trauma, pag nagkaroon ng emotion abuse na gano'n, na magiging traumatic, gano'n. So, in the long run, ang ano, kambi na si Sir Rafi doon sa matanda. Tapos, ang gusto daw ng lola, mata pa yung lola, 47 years old. So, parang gusto niya, paalisan daw ng lisensya or sibakin sa trabaho si teacher. So, yun na nga. Nakita naman sa footage. Ako, first time ko nakita yung footage na tingin-tingin naman ako ng ano. Hindi naman siya inano. Hindi naman sinakstan yung bata. Pinalabas lang ng room. Although, mukha nga tingin ko sa sensei, dun sa teacher, mukha nga siyang ano, yung upset. Yung parang ano siya. Hindi siya ano. Siyempre, ikaw ba naman ng pagka nasa ano ka ba, nasa mood ka ba, papaalis ka ba ng bata? Siyempre, baka merong pangyayari sa loob ng classroom na hindi natin alam. Sinabi naman ni teacher sa interview niya na kaya niya pinalabas kasi may nakaaway dun sa classroom. At saka yung, ang reason lang, no, kaya daw nagkaganon si teacher, sabi ng lola, hindi daw nadala yung card, yung report card. Okay. At saka ito kaka-research ko rin. Before pa daw nun, hindi na nga nadadala yung card. Nabalitaan pa daw ng teacher na yung card daw yata ay natapunan na kung ano pa. So yun, natapunan na ng naligwakan na, hindi pa napadala. So parang, yun siguro yung nag-trigger sa teacher para pa labasin sa classroom yung bata. Pero yung bata, no, kakalain mo ha, pag hindi mo nakita yung totoong footage na at first glance sa kalam mo, kung aapihin or bubulihin, akala mo yung sobrang ano eh, no, parang inaapi yung mga lola, ay yung lola at saka yung magulang, super OA na doon, sumbong kay Sir, ano, kay Idol Rafi, no, tapos, akala ko naman kung anong abuse ang ginawa. Pinalabas lang pala. At saka maganda nun, binigyan pa ng silya, no? Yung silya ng bata mismo, sinama. Sinama dun sa ano, sa labas. Oh, ang bait pa ni teacher, di ba? Sa iba-iba yun, eh. Bahala ka dyan, face the wall, or di ba? Eh, in the way, ano daw? Trauma daw yun. Abuse daw. So, hindi siguro alam nung lola kung ano yung abuse ang kung anong child abuse ang meaning, 'di ba? Tsaka ano eh, kung ko-compare sa generation natin, no, namin 80s, 'di ba? 70s, 80s, 90s, mga ganyan. I'm sure maraming nga agree na wala 'yon kumpara dun sa mga teacher na natin na nadaanan. Isa ko personally, ako nung grade 1 ako, napalo ako ng ruler sa puwit. Ako makasagot dun sa math, sa pisara, susulat, diba? Pinalo ako ng teacher. Nagsumbong ba ako sa nanay ko?
Siyempre hindi. Kasi, ang alam ng magulang natin, na pag isinend na tayo doon sa school, ang mag-handle na sa atin ay yung mga pangalaw nating magulang, which is yung mga teacher natin, di ba? So, yun. Mas maganda pa yung generation natin kumpara sa ngayon. Kasi dami ngayong pasaway, aminin man natin at hindi. Ang dami ngayong pasaway. So, aakalain mo, balik nga tayo sa bata, aakalain natin na sobrang grabe ang ginawa sa bata. Eh, hindi naman. Ako'y nung hindi ko pa nakita ang footage, ako, ano bang pinagagawa ni teacher? Bakit siya igalit na galit? Nasa hot seat siya ngayon. Tapos, akala ko nga, pati, maiisip natin na pina-squat, tapos, pinaluhod sa asin, na may mga libro dyan, tsaka dyan, nagbabalance, ganyan. Di naman! Kita mo naman sa footage na, ano, of course, titingnan siya ng mga nagdadaan, pero hindi naman siya yung tinignan na parang sobrang ano naman, special na napahiya. Hindi naman. Tingin ko hindi. So, yun nga. Ang hirap nun kasi through phone lang ang naging usapan. Sa akin lang, ano, sanay ako kasi manonood doon sa program na iyon na talagang pinaghaharap. Pinaghaharap and then kung ano ba, pwedeng magbati. Pinagbabati. Pero this time, sobrang naloka tayo kasi through phone lang si Sensei, yung teacher. Tapos, inanohanan niya si Sir Rafi kasi medyo sablay din si Sir Rafi dito. Alam nyo, tool flicks din ako eh. Ano din ako. Nanonood ako dyan talaga. Pero this time, mga second time na to na medyo sablay siyang nakikitaan ko. Well, tao lang din naman, 'di ba? Na yung kanyang pag-judge ay masyadong one-sided. Hindi niya agad kinuha yung side ni teacher. Tapos nakinig lang siya dito sa lola, tsaka doon sa mag-asawa. Yung babae naman na nanay, ano lang eh, sobrang OA lang na patulfo pa more, 'di ba? Bakit, 'di ba? Hindi naman sinaktan, hindi naman sinapak, hindi naman duguan. O, at ito si Sir Rafi, hindi naman, pagka yung mga ganyang mga case, halimbawa, pag sinabi ng child abuse, hihingin na niya agad talaga ng medico-legal yan. Tapos, pag wala kang maipresent, sasabihin niya, wala tayong ebidensya eh. Kaya, kailangan muna idaan sa ganon yung mga papa-check up, yung medico-legal, hanggang bibigyan na nila ng karakarakang aksyon para sa magiging ano, yung ano ikakaso doon sa nang ganon. So ito, teka lang, hinihingal ako. So ito si Teacher Amelita naman, tinawag na sa phone, nag-sorry naman na wala daw siya talagang ano, that's her way of disciplining the kid, the student. Eh, at saka ano, nag-sorry naman din na siya on the spot. Tapos, nagsasorry na siyang ganun. Medyo na ano ko yung, kasi parang natethreat siya. Kasi sabi ni Sir Rafi, dalawa lang daw ang pagpipilian. Kung haharapin yung kasong child abuse, or mag, ano na, yung from herself, magre-resign, at ano yung lisensya, aalisin ng lisensya. So, ibig sabihin, hindi na magtuturo. So, sa akin, parang napaka-unfair. Unfair. Hindi ako against kay Sir Rafi, no? Hindi ko siya hinusgahan. Baka maybe, ano siya, yung pagod siya. Sinabi niya naman eh, sa part 2 eh. Pagod daw na daw siya at marami na daw siyang problemang inaasikaso. Kaya, buksan daw niya yung programa niya sa Netizen Power para daw sa mangyayari dun sa teacher. So, itong last na tingin ko, ano eh, nag-ayos na daw. Pinag-ayos na daw. Dapat kasi ano eh, yung mga parents na yan, ang tawag dito sa Japan yan, monster parents. Totoo lang, bilang teacher, no, relate ako dyan. Sa Japan din, hindi na uso, ano ngayon, konting makunti din ng mga bata dito, taibatsu na ang tawag. Yung parang, meron ng, ano, may punishment na agad. Yung
binibit mo yung anak mo, di ba? Ano na din yon, part na ni ng isang ano doon na hindi pwedeng gawin dito sa Japan. Kaya sabi ko, aba, mas maganda pa talaga yung ating ano, kapanahunan natin, kapanahunan hashtag natin. Yung mga kasing edad ko or medyo sumunod-sumunod pa sa akin. Ayan. Kasi ngayon, ang dami talagang bata, matitigas ang mukha, ano? Alam mo yon, yung parang, parang hindi na ginagalang yung mga teacher. Oh. Dapat kasi, ano eh, yung iba na lang teacher, yung mga hindi totoong mabuting teacher, ano yan, ganun na yan. May mga ganun. Hindi naman natin nila lahat, pero meron ganun talaga na mga teacher na talagang hindi rin naman tama sa kanilang mga pinaggagawa sa mga estudyante. Meron ganun yung, alam naman, meron din namang mga kaso dyan na teacher din ang involved. Pero itong kaso talaga ni Ma'am Amelita, naloka ako. Kasi nag-sorry na siya eh. Nag-sorry na siya. At si Sir Tulfo, hindi pa siya nagso-sorry. So itong netizen, nag-a-ask kay Sir Tulfo na mag-public apology din. Let's see. Let's see bukas, baka kung anong kakahinat na nito. Napa-video ako, napa-react ako. Kasi syempre, di ba? Yung antagal-tagal niyang nagsilbi, 29 years sa service. Tapos, isang ganun lang na pwede namang isettle sa principals. Tapos, sa isang ganun lang na dinisiplina niya yung estudyante niya, eh bigla siyang napahiya ng todo-todo to the max, di ba? At dumating pa nga sa punto na galit na sa kanya si Sir Rafi, tapos pinapapunta na siya sa PRC. Yung meaning ng PRC is the Professional Regulation Commission, or in Filipino, Commission sa Regulasyon ng Mga Profesyon. Okay. Yun, parang part ng dole dati. Daw. So yun, parang ako, kung ako magkakaganon, parang masyashock ako, no? At hindi rin naman nagpatalo yung side ng teacher. Kasi, syempre, ang kakampi niya, buong sambayanan eh. Nagkaroon ng solusyon na, bakit ganun, parang unfair yata. Tapos yung anak niya, nagsulat na din sa social media na grabe. Mahaba yung sulat ng anak na medyo talagang sobrang supportive siya sa kanya. Mahaba yung sulat ng anak na sobrang sumusuporta sa kanyang ina. Tapos, ang pinaka-latest, merong isang attorney na mabait na ang sabi, Ma'am Amelita, kung kailangan nyo ang tulong ko, andito lang ako. Diba? Attorney... nalimutan ko basta pogi siyang attorney. Bata pa siyang attorney at matalino siya. Salamat sa inyo, sir, sa pagtulong niyo kay Ma'am Amelita. Ito naman po ay opinion ko lang bilang isang guro din, di ba? At konting sa akin naman, sa experience ko rin, ano, dati kasi pag may mga pasaway, talagang nagpapalabas din ako ng estudyante. Alam nyo ba, inihagis ko pa yung bag nila dun sa labas. O, diba? Mas grabe naman yung sa ginawa ni Ma'am Amelita. Binigay niyo pa sa labas yung pinaupo, may upuan pa sa labas. Eh, ako, pagkapasaway, ako hanggang tatlo lang eh. Pag maingay ka, okay, isa, okay lang. Pangalawa, okay lang. Pangatlo, ay naho, doon ka na sa labas. I mean, naalala ko tuloy yung pasaway ko sa diyante, no? Tapos, magtitest na kasi kami nung review eh. Siya, kangkarot siya eh. Lahat siya eh. Inaanin niya yung iba. Yung, instead na siya na lang, ikaw na lang magpasaway sa sarili mo. Pwede ba? Huwag mo nang idama yung mga seryoso. Aba, siya hindi. Gusto niya eh, anuhin lahat yung iba para hindi makapag-concentrate. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung bag, no? Tapos, binalabag ko doon sa labasan. Tapos, iyak siya. Sabi niya, sige, iyak siya, susubong kita sa nanay ko. Tapos ganun. Tapos sabi, okay, tatawa-tawa lang. Sabi ko, alika, samahan pa kita. Gusto mo tawagan natin ang nanay mo, di ba?
So, hindi naman. Galit pa yung mudra niya sa kanya. Kasi alam niya yung anak niya eh. Paso yung anak niya eh. So, tapos yung batang yun, no, bago lumabas sa akin, I mean, bago lumaya sa akin, tumino siya. Kasi, bibigyan mo din ng pagmamahal yung bata. Ano yun? Yun. So, yun lang. Go ahead. What? Sino yun? Siri? What's up? Ba't ganun? Sumasagot yung cellphone ko. Yun. Yun lang. Na parang sobrang napahaba naman ng kwento ko tungkol doon. Parang gusto ko lang mag-share ng aking saloobin tungkol doon. Sana naman eh, mag-isip-isip muna bago mag-judge. Kasi ang point ko lang is, dapat nagharap. At sa totoo lang, nagharap na pala iyan sa principal's office. Tapos na doon eh, bati-bati na yata doon eh. Ewan ko lamang bakit, ano, nagbiblink. Bakit pinalaki pa itong mga magulang. Gusto yata ng sumikat, kaya pumunta pa kay sa Rafi Tulfo. Tulfo, o diba? So ito, nakasama pa si Lola. Sobra siyang ano yung palaban siya eh. Kaya parang nag-fuel up yon kay Sir Rafi. Nagkaroon siya ng ganong desisyon na hindi niya nala mamalayan na mali pala. So yon. Oh. But still, hanggang sa muli, ako pa ay toolflix pa rin ako. Pero sana mag-sorry na din si Sir Rafi. Diba? Kasi, ano eh, mabait naman ang netizen, mabait naman ang mga tao. Pag nagpakumbaba tayo, lalambot naman ang puso ng lahat. Sure ako dyan. Ano, kung gusto nila ng public apology from Ma'am Amelita, which is nagawa na naman before pa, no, nauna pa lang, at magdedemand ulit sila nun, bam, marapat rin naman na mag-public apology din yung programa. Diba? Si Idol. Kasi, dun mo makikita yung talagang totoong nagsisisi ka sa baling ginawa mo. Okay? Sige po, hanggang sa muli. Kung ako si RB, salamat sa pakikinig. It's masyado nang mahaba. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please do so. At saka, pakihit na rin ang icon ng bell. Salamat po sa pakikinig. At